pag-go sa live. So, once again, sa magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi sa iba't ibang bahagi ng daigdig, lalong-lalo na sa ating mga kapatid nandiyan sa Luzon, nandiyan sa iba't ibang mga kapatid natin mga OFW. So, bago po tayo magsimula, manalangin muna tayo ating mangi po tayo ng panalangin sa banal na Espiritu. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Alina Espiritu Santo, punin mo ang puso ng mga sumabalataya sa iyo at pag-alabin mo sa kanila ang init ng iyong pagmamahal. Isugo mo ang iyong Espiritu at sa lahat sila ay muling magbabalik sa loob at mabago. Mabago mo ang larawan ng mundo. Manalangin tayo. O Panginoon, nasa pamamagitan ng liwanag ng iyong Espiritu Santo, turuan mo ang puso ng iyong mananampalataya, naway sa pamamagitan din ng Espiritu Santo, kami manatiling mulat sa katotohanan at laging nagagalak sa iyong pagkalingga sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So, patuloy pa tayo mga kapatid sa ating talatuntunan. Ay sa premier, ating talakayin ngayong hapon ang patungkol sa kabanalan ng krus. Bakit po tayo mga kapatid magsasayan of the krus? Tayo lang pong mga katoliko ang sign of the cross. Speaking of cross, mga kapatid, para sa aming mga katoliko, dalawang itinuturi namin malaking dugma. Yung official teaching ng Simbahang Katoliko, speaking of dugma, ang misteryo ng Holy Trinity, sa tuwing magsasign of the cross mo tayo, nandyan ang three person and one God, sa ngala naman, yung mag-pray tayo, di ba? At saka ang misteryo ng pagligtas ng Panginoon sa sanliputan, ha? Sa katana sa lahat ng katuhan, yung tinatawag nating redemption. So, na yun ang tinatawag na redemption, mga kapatid. Yun ang meron po tayong tinatawag na acronym sa salita ng cross. Ano po ba ang cross sa English, ha? English po tayo. C-R-O-S-S, di ba? Yun ang cross. Kaya sa Tagalog is K-R-U-S. Pero ang acronym natin sa English, C-R-O-S-S. So, ang meaning yun ay redemption, Christ, redemption, offering, suffering, salvation. Yun ang meaning sa acronym natin sa salitang cross, mga kapatid. So, bakit po tayo mga katoliko nagsasign of the cross o ipinagmalaki natin ang o itinuturi natin na ang cross na isang kahoy ay itinuturi natin, kinikilala natin na isang banal. Ha? Para sa kanila, mayroon silang gagamitin na sitas dyan sa Biblia. Kung tingnan natin ang nakasulat sa Galacia, sulat po ni San Pablo para sa taga-Galacia, Galacia 13, mga kapatid, kung ating babasahin, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan dahil siya ang nasumpa sa ating lugar. Sapagkat ito ang wika ng kasulatan, kung sa kasulatan, nasa ilalim ng sumpa ang lahat na ibinibitin sa cross, sa kahoy. So, kung tingnan natin mga kapatid, na ang lahat ng ibinibitin sa kahoy na walang iba yung para sa kina, yung kahoy na banggit, yun ang cross ay itinuturing sumpa ng Diyos.
So, sa English ba, course? Hmm? Course. So, sa amin, sa mga Bisaya is ma... yung tunglo. Tunglo pala sa Bisaya. Hmm. So, course or... ang sa Tagalog ay sumpa. So, bakit po yun ang cross, mga kapatid? Sino po ba ang may-ari ng cross na sa sino po ba ang ari ng cross na ginagamit sa pagpapako ng ating Panginoon? Di ba ang may-ari yon ang mga pagano po? Di ba, mga kapatid? Bago po tayo magpatuloy, mga kapatid, ating unang i-acknowledge si Brad Eric Romero, ang ating kasama sa Board of Governors. Siya po ang PIO for Mindanao sa Davao Chapter, oh, sa Davao City. Mayong hapon, bro. Mayong hapon po, Bro Eric Romero, din kasama sa Board of Governors. So, kung tingnan natin, mga kapatid, maliban dyan, mga kapatid, ilang gagamitin, ila ipaparis po nila, mga kapatid, ang nakasulat sa pahayag. Hmm? O, pahayag. Oh, mayroong nag... Ano, Brad Danny? Huh? Mayroong nagkukul? Si Brad Arnold, no? Ilang ipaparis po, mga kapatid, ang nakasulat sa pahayag o Revelation chapter 13 verses 16 at hanggang 17. Ano po ba ang mababasa natin? Pinipilit niya ang lahat maging malaki, malaki o maliit, mayaman o mahirap, alipin o may malaya, na magkaroon ng tatak sa kanang kamay o sa noo. Sino po ba ang magtatak sa kamay at sa noo? So, malinaw na malinaw, mga kapatid. Walang iba yung tinutukoy sa sulat ni San Juan Evangelista sa pahayag. Tayong mga Katoliko, kung ipatuloy natin ang talata 17, at wala siyang pinahintulutang mamili o magbili maliban sa mga may tatak na walang iba kundi ang pangalan na o bilang ng halimaw. So, ang tanda ng cross, mga kapatid, ginagamit natin ang ating kamay para magtatak diyan sa may noo, sa ating noo, ay tatak diyan sa isang halimaw o sa aming, sa Bisaya, mga kapatid, yung tinatawag naming mananap na mapintas. So, malinaw na malinaw, mga kapatid, niya para sa kanila, ang ating pagsasayin ng cross bilang mga Katoliko ay tatak yun ng halimaw, tatak yun ng may tuturing natin na sa demonyo yun, mga kapatid, o sa Satanas yun, mga kapatid. Yun ang ginagamit nila nga para pagtuton sa ating sa ating pananampalataya bilang mga Katoliko sa kabanalan ng cross. Bakit po ba na ipako? Totoo naman yun, mga kapatid, na ang cross na ginagamit na ipako ang ating Panginoon, totoo naman yun na ang may-ari yun yung mga pagano. Kung tingnan natin, mga kapatid, ang Dictionary of the Bible by John McKenzie. Kung tingnan natin isang dictionary, tawag nga, Dictionary of the Bible. Kung tingnan natin, cross, crucifixion as an oriental mode of punishment introduced into the West from the Persians. It was little used by the Greeks but was employed extensively both by the Carthaginians and the Romans. Yan, meron po silang Roman, tinatawag na Roman literature, mga kapatid. It is described as a cruel, tinatawag na cruel, unfair punishment
which was inflicted on Roman citizens, was not inflicted on Roman citizens. So walang, hindi kasali yung mga Roman citizens sa naturang nitanawag, tinatawag nilang national punishment, yung crucifixion, mga kapatid. Ating ipagpatuloy, ha? Roman citizen. It was reserved for slaves, para lang po sa mga slaves, mga kapatid, or for non-Romans who had committed heinous crimes such as murder, robbery, and piracy, treason, and rebellion. Yun ang tinatawag sa during the Roman Empire, mga kapatid, sa tuwing ang Roma, sa panahon ng Roma ay isa pang pagano. Mayroon po silang tinatawag na national punishment inflicted for the non-Romans, yung mga slaves. Halimbawa, ang ating Panginoong Jesus ay isang Jew, isang Hudyo, di ba? So, yun ang tinatawag na during the Roman Empire, mga kapatid, sa paganong Roma, mayroon silang tinatawag na ituturing na national punishment, yung tinatawag na crucifixion for the persons who commit heinous crimes. Kung tingnan natin, mga kapatid, ano po ba ang sampa ng, ano po ba ang kaso na isinampa ng mga Hudyo laban sa ating Panginoong Hesus? Kung tingnan natin ang San Juan 5:18, mga kapatid, ang dahilan bakit po ang ating Panginoon ay napako sa cross, ang sumbong ng mga kaso ng ating ang kapatid na mga Hudyo, yung mga Sabbath keeper, mga kapatid, yung mga modern, genuine na mga Sabbath keeper, yung mga taga-Israel, di ba? Ano po ba ang kanilang kayo rin po tayo, mga kapatid, isinampa na kaso laban sa ating Panginoon. Kung tingnan natin, dalawa ang kaso na isinampa ng mga Hudyo laban sa ating Panginoong Hesus. Kung tingnan natin ang San Juan 5:18, mga kapatid, ating babasahin, ha? Okay, ating babasahin. Sa kanya, kaya lalong sumidhi ang pagnanais ng mga Hudyong ipapatay si Jesus dahil hindi lamang daw niya nilapastangan ang Sabat, yung rest day, yung araw ng pamamahinga, mga kapatid, kundi tinatawag pa niyang Ama ang Diyos at ipinagpantay ang sarili niya sa Diyos. Kung tingnan natin, mga kapatid, ang kaso na isinampa ng mga Hudyo laban sa ating Panginoong Hesus, dalawa. Yung tinatawag na rebellion. Yan ang palagi mababasa natin, ang ating Panginoon ay nagawa sa tuwing sa araw ng pamamahinga ng mga Hudyo, yung tinatawag nilang Sabat, yung ikapitong araw, di ba? Sa tuwing ang ating Panginoon ay pumapasok sa sinaguga, palagi siyang nagpapagaling ng may sakit, di ba? So, yun ang isinampa ng mga Hudyo sa laban sa ating Panginoong Hesus. At saka tinatawag na, maliban sa rebellion, yung tinatawag na treason, yung tinatawag na betray, mga kapatid, sa English, yung sa amin sa Bisaya is budhi, o ang ating Panginoon ay nagsuplong sa
para sa kanila, ang ating Panginoon ay nagsuplong sa Panginoon kay inaamin niya na ang Diyos Ama ay ang Diyos ay kanyang Ama, di ba? So dito lang po tayo sa rebellion. So kung tingnan natin ang Roman Revelation, ano po ba ang dahilan na ang isang tao maipako sa cross, yung tinatawag nilang national punishment sa Roman Empire, yun, kung ang isang tao ay makakomit ng isang dinatawag na cruel, cruel crime. Isa na dito yung tinatawag na rebellion. Pero dalawa, yung treason. Diba? So, yun ang sumbong ng mga Hudiyo laban sa ating Panginoon na sinampan nila ng ating Panginoong Hesus ay hindi mga kapatid, hindi po siya hindi po sumang-ayon ang ating Panginoon sa kanilang kautusan. So, yun ang dahilan na ipinako. Pero ang ating Panginoon ay swerte, mga kapatid. Bakit? Na-undergo po ang ating Panginoon ng trial. Kung sabaga, ipinaglilitis muna ang ating Panginoon yung tinatawag sa ating gobernador ng Pilipinas na ma-under ko ka sa kalimutan ko eh, tuloy yung term namin dito sa kwan. Yung ma-under ko ka sa yung ililitis ka sa isang dungeon sa Senado, di ba? Ano po yun ang sa term natin sa gobyerno ng Pilipinas? Sa Tagalog, paglilitis. So, na-undergo po siya sa nakalimutan ko tuloy, mga kapatid, sa term namin sa Pilipinas, yung tao na. So, ipinaglilitis siya ni Governor Poncio Pilato, ang ating Panginoon, di ba? Pero syerte pa ang ating Panginoon kay wala pong nakitang kasalanan ang ating Panginoon Hesus. Di ba? Ibinabulgar niya sa publiko, sa harap ng mga Hudiyo, yung mga sabi-kabat-piper, nagsampa sa ating Panginoon na wala po siyang nakitang kasalanan sa taong ito. So, palayain niya ang ating Panginoon. Pero nag-people power po yung mga sabi-kabat-piper, mga sabadista, yung tinatawag natin rong consider natin yung mga Sabbath keeper, yung mga modern Sabbath keeper, mga Sabbatista, mga kapatid. Nag-people power po sila. Ha, di ba? Sumisigaw na sila na ipako ang ating Panginoon sa cross. So walang magawa si Poncio Pilato kasi bilang isang politiko, bilang isang gobernador sa panahon yun, ay hindi naman niya papaboran ang isang tao ang ating Panginoon, di ba? So, naghugas ng kamay si Pilato. Yun ang dahilan na ipinako ang ating Panginoong Hesus sa krus. Sa sumbong ng mga kapatid na mga Sabbath keeper, mga Hudiyo. So, kung tingnan natin, mga kapatid, ang krus, ang may-ari ng krus, yung mga pagano. Pero kailan ba naging banal ang krus, mga kapatid? Sa tuwing ang ating Panginoon ay naipako sa krus. Mayroon silang gagamitin sa tuwing gugunita po tayo, mga Katoliko, yung tinatawag nating banal na yung tinatawag na Semana Santa, Holy Week, mga kapatid, di ba? Lalong-lalo na sa God Friday o Viernes Santo, sa ating pag venerate ng cross, di ba? Humahalik po tayo sa cross sa tuwing mayroong ritual yun, ng sa liturhiya yun sa tuwing Viernes Santo, ang pari, mayroong sasabihin ang pari,
esse lignum crucis enco sanus mundi pependet viente avenite adorimus. So ang ibig sabihin mga kapatid na halinag kayo, ganyan na, ang kahoy na ito, ang kahoy na cross, ang kahoy na ito na cross, na ibinibitin ang kaligtasan ng sanlibutan. Ibinibitin ang kaligtasan ng sanlibutan. Then, mayroon po tayong sagot nga mga manampalataya ng mga Katoliko. Di ba? Mayroon po tayong sagot pagkatapos na nagsalita ang isang pare, yung sinabi ng pare sa Latin, esse lignum crucis enco sanos mundi pependet venite adoremus. So, ano po ba ang sagot natin mga sa tuwing sumasagot po tayo sa salita ng isang pare? Ang ating sagot ay, halina kayo at sambahin natin siya. So, yun ang pagtuto nila sa ating pag-venerate ng cross, mga kapatid, nga di malinaw na malinaw na tayong mga Katoliko ay nagsamba po tayo sa kahoy na yun ang cross sa tuwing Biyernes Santo. Mayroon pang sasabihin ang pare, crucem tuam adoramus Domine. Nga ang ibig sabihin, Panginoon, nagsamba po kami sa iyong cross. So, malinaw na tayong mga Katoliko ay ating sinasamba ang cross ng ating Panginoon. Hindi ang Panginoon ang sinasamba natin, kundi ang cross. Para sa aming mga kapatid, lalo-lalo na naming mga Katolik Petimendo, meron po kaming gabay sa pag-aaral ng Biblia, nung tinatawag naming hermeneutics. Sa hermeneutics, mga kapatid, yun ang tinatawag naming metonymy. Metonymy. Ang ibig sabihin, figure of speech. Halimbawa, mga kapatid, sa babasa natin sa sulat ni San Pablo sa Hebreo 11:21, by faith of Jacob, dying blessed is of the sons of Joseph, and adored the top of his rod. So, malinaw na malinaw, mga kapatid, na sino pa ba ang sinasamba ni Jacob, mga kapatid? Kung ating babasahin ang nakasulat sa Hebreo 11:21, mga kapatid, ang sinasamba ni Jacob, mga kapatid, ang nakahilig sa kanyang tungkod. So, hindi ibig sabihin na ang tungkod ni Jacob, ni Jacob, ay Diyos na, mga kapatid. Di ba? Yun ang tinatawag na figure of speech. Yun tinatawag namin mga Katoliko veneration, hindi adoration. Di ba? Magkaiba yun, mga kapatid. Adoration. Ang adoration, mga kapatid, kung Latinya, pagsamba lamang sa tunay na Diyos. Pero yung ginagawa namin na tuwing Biyernes Santo, ang pag-venerate namin. Ha? Kung pag-respeto ng cross ng ating Panginoon. Ano po ba, maliban dyan mga kapatid, kung tingnan natin ang libawa sa awit 98:5 na nakanayon na ang sabi ni kung tingnan muna natin mga kapatid ang awit 98:5 mga kapatid sa bago tayo magpatuloy sa pagpaliwanag sa ating
ating pananampalataya bilang mga Katoliko sa cross ng ating Panginoon. Bakit po itinuturing natin ang cross bilang isang kahoy na isang banal? Kung tingnan natin sa aliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog at siyawi at ay purihin ng tugtuging maalindog. So, yun ang ating mababasa mga kapatid. Kailan ba naging banal ang cross ng ating Panginoon? Ang sinabasabi ko na kanina nga, speaking of cross, mayroon po tayong tinatawag na acronym, Christ Redemption Offering Suffering Salvation. Yun ang cross sa acronym. So, sa tuwing talakay po tayo, talakayin po natin ang cross ng ating Panginoon. Dalawa yun ang malaking dogma natin mga Katoliko. Yun ang dogma ng Mystery of the Holy Trinity at sa kadogma ng redemption, ang pagligtas ng ating Panginoon sa sanlibutan, sa kasangtaohan, sa dyan sa cross ng mga pagano. Yun ang dahilan mga kapatid na ang cross ng mga pagano ay walang Kristo. Pero ang cross natin mga Kristiyanos ay mayroong Kristo. Nakaalala po ako mga kapatid sa na-share ni Brad Buboy Kakrama, isang pastor ng born again na naging Katoliko, di ba? Sa ngayon nagkukintas na po siya ng crucifix. Nakita po sila sa yung dati niyang kasamahan, nandiyan pa siya sa born again. Tinanong siya sa dati niyang kasamahan, bakit po kayo Brad Buboy, mayroon na po kayong cross at saka mayroon pa ng tao dyan sa cross niyo na inintas mo? Sa yun ang totoong cross na ipako ng ating Panginoon. Kay kung tingnan natin sa panahon na ipako ang ating Panginoong Hesus sa cross, dalawa at tatlo po sila eh, di ba? Tatlo po sila. Si Demas Santo si Demas, basta dalawa sila sa kabila, di ba? Sa kaliwa at sa kanan, di ba? So, dalawa sila. So, sa tuwing sa panahon na kanang tinatawag nating Find of the Cross of Jesus Christ, si St. Helena, yung ina ni Emperor Constantine, naging Kristiyanong Katoliko, sa din na kita niya ang cross. Iba ang cross ng sa ating Panginoon. Bakit po? Paano po natin na ano po yun sa kwan mga kapatid na yung nakita ni St. Helena na cross, yun ang cross na naipako ang ating Panginoon. Na tatlo po sila ang naipako, si Demas at si Caistas. Unang-una, mga kapatid, ang ating, kung tingnan natin, ang cross ni Demas at si Caistas, wala po yung tatag sa ibabaw ng ibabaw, di ba? Ibabaw ng ulo ng ating Panginoon. Di ba mayroong nakatatag na inilagay ni Poncio Pilato na Andre, Jesus Nazarenus Rex Juderum, Jesus Nazareno, Jesus Nazarenus Rex Juderum, Andre. Siya po ang Jesus nga Nazaret noon, hari ng mga Hudyo sa amin sa Bisaya. So meron Andre. Maliban dyan mga kapatid, paano po namin na papatunayan na yung nakita ni Santa Helena, ina po ni Emperor Constantine, yun po ang cross ng ating Panginoon. Kasi dahil sa ang isang may sakit, nadampian ng cross ay nagaling mga kapatid. So, maliban dyan, mga kapatid, yun ang
Sabi ni sagot ni Bro Buboy, reklama sa dati ng kasamaan, ang cross, ito po ang cross na ipinako ng ating Panginoon. Bakit po? Mayroong Kristo eh. Oh, kung walang Kristo ang cross, di baka kang Dimas yun o kang Estas. Mas mabuti lang kung kang Dimas po, kay si Dimas ay naging santo, di ba? Yun ang aking i-share sa mga kapatid natin, sa mga inmates sa Osami City Jail. Nga, para sa ating mga kapatid nandyan sa iba't ibang mga bilangguan, mga kapatid, sila ang kanilang tinatawag na patron mga kapatid, si Saint Dimas, Santo Dimas. Bakit? Paano po naging santo si Dimas? Yun ang di ba sinasabihan siya ng ating Panginoon? Ngayon, sasama ka ngayon sa akin sa paraiso, di ba? Hindi naman sinabihan si Dimas ng ating Panginoon, ngayon, magpunta ka sa purgatorio, ngayon din magpunta ka sa langit, magpunta ka sa impyerno. Ang sabi ng ating Panginoon kay Dimas, ngayon sasama ka sa akin sa paraiso. So, si Dimas naging santo. Siya po ang patron sa lahat ng mga bilanggo. So, kung tingnan natin mga kapatid, mabuti lang kang Dimas, pero ang pagpapatunay natin mga kapatid nga ang cross na nakita po ni St. Helena, mayroong mga text mga kapatid, mamaya na lang natin babasahin ang mga text. Yun ang cross ng ating Panginoon. Bakit po? Kay nandambian ang isang may sakit ay biglang gumaling. So, kung tingnan natin, tapos na ipirayin, bakit po naipako ang ating Panginoon sa cross? Para po tayo maligtas. Diba? So, ang cross na walang Kristo, yun ang cross ng mga pagano. Pero ang cross nating mga Kristyanos ay yun ang sinasabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa 1 Corinthians chapter, kung tingnan natin sulat ni St. Paul to the Corinthians chapter 1 verse 18, para sa mga napapahamak ang pangangaral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa cross ay kamangmangan. Sabalit para sa ating mga naliligtas, iyon ang kapangyarihan ng Diyos, sapagkat ito ang wika sa kasulatan. So malinaw na malinaw natin, naging banal ang cross na naipako ang ating Panginoon kay ang kabanalan mga kapatid, para po tayo mailigtas. Yun ang malinaw na malinaw mga kapatid, na wala po tayong mababasa dyan sa Biblia na para sa kanila ang cross, kung tingnan natin ang mga pagtutunan nila, ang kanilang mga aligtas mga kapatid, ang cross ay para cross yun. Ang cross, ang pagsasayin ng cross ay sa demonyo pala para sa kanila, di ba? Pero kung tingnan natin ang mababasa sa Biblia, wala po tayong mababasa sa Biblia na ang pagsasayin ng cross ay sa demonyo. Di ba? Wala po tayong mababasa. O wala po tayong makikita ang mababasa sa Biblia na ang demonyo ay magsasayin ng cross. Di ba? Ang sabi ko, I said earlier na speaking of cross, dalawa po sa aming dogma bilang mga Katoliko, yung tinatawag namin na redemption. So, focus muna tayo sa redemption mga kapatid. Yun ang sabi ni San Pablo sa Ephesians 2:16
15 hanggang 16, di ba? Ano po ba ang ano po ba ang pangangaral ni San Pablo sa cross ng ating Panginoon? Kung tindan natin ang talata 15, hindi nakakasundo ang mga Hudyo at mga Hintil dahil sa mga batas o tuntunin ng kautosan. Sabalit na mamatay si Kristo, tinapos na niya ang kanilang pag-aaway at pinagpag-isa na niya ang dalawa sa ganitong paraan. Dinalhan niya tayo ng kapayapaan. Yamang isang katawan na lamang tayo ngayon. Natigil na ang ating pag-aaway kapag tayong ibinalik niya sa Diyos sa cross matapos ang ating pag-aaway. So yun ang pangangaral ni San Pablo, mga kapatid, sa cross ng ating Panginoon. Bakit po tayo nag-ipagmalaki natin ang cross ng ating Panginoon? Sa sabi ni San Pablo, na ibalik po ang lahat ng tao sa Diyos sa kamatayan ni Kristo sa cross. Tinapos niya ang pag-aaway sa kamatayan ni Kristo sa cross. Yun ang pangangaral ni San Pablo. Maliban dyan, mga kapatid, ating malapit na lang ang ating oras. Mayroon pa mga katanungan sa ating cellphone. Maliban dyan, mga kapatid, ang daming aral ni San Pablo, ano po ang patungkol sa cross ng ating Panginoon? Di ba? Ang daming aral niya, kung tingnan natin ang bago tayo sa Colossus, speaking of cross, mayroon pong tinatawag natin na simbolikal. Yung, kung tingnan natin ang simbolikal, mga kapatid, kung tingnan natin ang simbolikal, mababasa natin sa Matthew 16:24, Matthew 10:28, Mark chapter 8 verse 34, Luke chapter 9 verse 23, Luke chapter 14 verse 27. Yun ang mga tinuturo natin simbolikal. Kaya hindi po tayo makakilala ng cross, mga kapatid, kung walang literal na cross yung horizontal at vertical, di ba? So, naging banal ang cross na sa tuwing na ipako ang ating Panginoon sa cross. Ayon sa sulat ni San Pablo sa 1 Corinto 2:3, Colossians chapter 2 verse 14, Galatians chapter 3 verse 1, yung mababasa natin sa The Living Bible, mga kapatid, kung ating babasahin ang The Living Bible, ano po ba ang ating mababasa sa Galatians chapter 3 verse 1? O foolish Galatians, what magician has hypnotized you and cast an evil spell upon you? For you used to see the meaning of Jesus Christ's death as clearly as though I had a placard before you with a picture on it of Christ dying on the cross. You just imagine, mga kapatid, si San Pablo ay nangangaral doon sa taga-Galacia, mayroon siyang dala o pinakita ng taga-Galacia na isang placard, nandun ang picture ng ating Panginoon na namatay sa cross. Ang hindi maniniwala ay isang mangmang, sabi ni San Pablo. So ang totoong Kristiyanos, mga kapatid, ay nangangaral sa cross ng ating Panginoon katulad ni San Pablo. Ang totoong mangangaral, mga kapatid, bilang kabilang sa ating Panginoon Jesus o bilang Kristiyanos, mga kapatid, katulad ni San Pablo, sa tuwing siya po ay nangangaral ng Panginoon Jesus, mayroon siyang dalang crucifix o cross na nandyan ang imahin o larawan ng ating Panginoon na napako sa cross
at ipakilala niya sa mga taga-Galacia na ito po ang Kristong na ipako sa krus niya, nagligtas sa atin. Pag wala na kayo dyan, mga kapatid, hindi po kayo kasama ni San Pablo. Diba? So, si San Pablo po ang ating sundin, mga kapatid. Ano po ang turo ni San Pablo? Ano po ang pangangaral ni San Pablo? Ate, ay yun ang ating tularan, mga kapatid. Diba? Patuloy tama, mayroon na lang po tayong 9 minutos, mga kapatid, para po tayo bago po tayo magtapos. Sunod na po silang Brad Danny Tomaraw at saka si Brother Mario De Horas. So, ang dami ng mababasa natin, mga kapatid. Wala po tayong mababasa na sumuway ni San Pablo ang cross ng ating Panginoon. Pero si San Pablo patuloy na nangaral ng cross ng ating Panginoon. Halimbawa, sa Galacia 6.14, Galacia 5.11. Oh, kung ate lang babasahin, mga kapatid, yung sabi ni San Pablo sa taga-Pilipos, yun ang ating babasahin, mga kapatid, ano po ba ang sabi ni San Pablo sa kanyang sulat para sa taga-Pilipos? Filipos 3.18, yun ang katuparan na mayroon ding mga kapatid natin na sumuway o hindi po tutol po sila sa kabanalan ng krus ng ating Panginoon. Ano po ba ang sabi ni San Pablo sa Filipos 3:18 hanggang 19? Ating babasahin, mga kapatid. Sa 17 muna tayo. Mga kapatid, tularan ninyo ako at pakinggan ninyo ang iba pa sa sumusunod sa aking halimbawa, sapagkat ilang beses ko nang sinabi sa inyo at inuulit ko ngayon nang may pagluha na marami ang namumuhay ng salungat sa cross ni Kristo. So, malinaw na malinaw na yun ang ipinag-alala ni San Pablo na marami pala ang namumuhay na sumasalungat sa cross ni Kristo. Mapapahamak sila sa wakas dahil ang kanilang tiyan, ang kanilang dinidiyos, ipinagmamalakin pa nila ang dapat nilang ikahiya. Wala silang naiisip kundi ang buhay lamang dito sa lupa. So, yun ang dahilan, mga kapatid, na hanggang ngayon, mayroon pang mga tao, mga kapatid natin, palaging tumututol, sumuway, o umatake sa cross ng ating Panginoon. Kaya sila po ang katuparan sa sinasabi ni San Pablo sa kanyang sulat ni San Pablo sa Filipos 3:18 hanggang 19 na mayroon pong mga taong namumuhay na sumasalungat sa cross ng ating Panginoong Hesus. Wala po tayong mababasa, mga kapatid, dyan sa Biblia from Matthew to Revelation na isang apostol na nagtutol sa pangangaral ng ating Panginoong Hesus sa cross ng ating Panginoong Hesus. Kung babasahin natin, mga kapatid, ano po ba ang itinuturo ni San Pablo sa taga-Kolosas, mga kapatid, Kolosas 2:14, kinuha at pinawi niya ang talaan ng ating mga pagkukulang at lahat ng ating sagutin, ipinako niya yon sa cross. So, yun ang pangangaral ng mga apostolis. Sa katapusan, mga kapatid, yung ginagamit nila na pahayag 13:16 hanggang 17, Galacia 13, mga kapatid, totoo naman yun, mga kapatid, yung totoong taong na convicted, nakakonvicto sa nakagawa ng mga malaking kasalanan, yung tinatawag na cruel
Yung binabasa natin kanina sa Roman literature, yung kung ating babasahin ulit na mga kapatid na bakit po na ipako ang ating Panginoon sa krus kay ang sampa ng mga Hudiyo laban sa ating Panginoon ay isang rebellion at saka treason, yung pagsuplong o pagbudi ng ating Panginoon sa pag-amin niya nga ang Ama, ang Diyos Ama ay ang Diyos ay kaniyang Ama at saka hindi sumusunod ang ating Panginoon sa mga utos ng tinatawag na judicial law ng mga Hudiyo. Diba? Yung mga kautosan nila na yung hindi kayo sumunod sa kautosan nila sa araw nila ng pamamahinga, pag magtatrabaho ka, magsisindi lang po kayo ng kalayo, papatayin kanila, magsasain ka lang ng tuwing Sabat, papatayin kanila, yun ang maituturing na judicial law sa mga Hudiyo. Mayroon po silang Ten Commandments na divine law, mayroon po silang tinatawag natin na itinuturing na ceremonial law, yung pag babawal nila sa mga ilang mga kayupan, pagkain, at saka tinatawag na judicial law con civil law bilang isang bayan na isang bayan na tinatawag natin mga ituturing na state religion, mga kapatid. Katulad ng mga kapatid natin mga Islam, ang mga Islamic countries ay meron silang tinatawag na state religion po sila, mga kapatid. So meron silang judicial law, yung ang kautosan nila sa implementar po nila sa araw nilang pamamahinga, yung ikapitong araw. So, ang ating Panginoon hindi sumusunod sa kanilang kautosan, itinuturo nila na ang ating Panginoon ay isang rebelde o rebellion ang kaso nila. Yun ang dahilan na inaipako ang ating Panginoon sa krus. Pero ang sa katunayan, mga kapatid, naipako ang ating Panginoon sa krus para po tayo maligtas. So, bakit po binanggit ko kanina na pag magtalakay po tayo ng krus ng ating Panginoon, dalawang dogma ng Simbahang Katoliko ang binabanggit dyan, ang dogma natin sa mystery ng Holy Trinity, sa tuwing tayo po ay magsasign of the cross, sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, yan mababasa sa Matthew 28:19-20, di ba? Kung ating babasahin. At saka, kung tingnan natin magkapit sa katapusan, kung nakilala ninyo ang nagtatag ng Satanic Church, si Anton Sandro Lavey, meron po akong dokumento dyan. Kung ating babasahin, ano po ba ang pangangaral ng mga Satanic Church o ano po ba ang kanilang pananampalataya bilang Satanic Church? Kung tingnan natin, na itatag yun ni Anton Sandro Lavey sa USA noong 1964, USA. Ano po ba ang pangangaral ng mga Satanic Church o ano po ba ang kanilang pananampalataya? Base po sa ating dokumento, nagkanayon, Satanists absolutely reject the Christian doctrine. Ano po? Ang Satanismong simbahan ay tumutol sa mga Kristiyanong pananampalataya, doktrina. Ano po ba ang Christian doctrine? The sign of the cross. So, ang Satanic Church, mga kapatid, ay tumutol sa sign of the cross na bilang is Christian doctrine. May tuturin natin Christian doctrine. So, ang lahat ng mga sikta, protestanti, o sa iba't iba yung mga pananampalataya, mga kapatid natin sa iba yung magbalantaya na hindi na nag-adapt ng sa sign of the cross, ay pwede po sila o katulad po sila sa Satanic Church na nagtutol sa sign of the cross. Pero tingnan natin ang European for Modern Times by Brian. Katapusan, mga kapatid, dito na po kayo, Brad Mario, Brad Ani. Kaya hindi naman ako mag-extrude, kaya patuloy na ang ikalawang portion. Kung tingnan natin ang
Ito na lang katapusan. Sa word history by Brian, mga kapatid, kung tingnan natin, other practices of the early church, the sign of the cross, and the veneration of the bodies of the martyrs come from most ancient times. Sunday was kept holy from the time of the apostles. So, sa panahon pa sa mga apostolis, mga kapatid, nag-practice na po sila ng sign of the cross. So, hindi lang po tayo yung Biblia, mayroon po kaming tinatawag na ito rin na tradisyon, mga kapatid. So, yun ang aking, mayroon ang daming nakasubaybay natin, mga kapatid, pero hindi na akin ma-acknowledge sa mga kapatid. Wala po akong oras, nandyan na silang Brad Dani. Si Brad EYD, Bro Efrain Yap Dilapinia po pala. Hindi yun si Brad EYD, na-mention lang po niya. So, sa lahat nang nakasubaybay sa ating FB Live, magandang hapon, magandang umaga o magandang gabi sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Maraming salamat. Pagpalain po kayo ng may kapal. Magandang God bless us all.